Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po kayo ng Happy Lord's Day and welcome sa ating Living Word Christian Fellowship Tayabas Online Sunday Service. At ako nga po ang speaker ngayong araw. At kung papansin po natin dun sa last month na pinag-usapan natin, it is more focused ay dun sa heaven or sa kalangitan or sa kingdom ni God talaga. And ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung kabaligtaran. And syempre, ang kabaligtaran ng heaven ay ang hell. And yan, let me share the title ng pag-uusapan natin ngayon. At ito po ay 3 Inescapable Truths About Hell. At yan, tingnan natin kung ano bang merong katotohanan pagdating sa impyerno. And syempre, bago ang lahat, ito muna ang pag-usapan natin. Why should we talk about hell? So yun, nung unang beses kong narinig na ang pag-uusapan for this month ay tungkol nga sa impyerno, talagang ang una kong impression ay, yun, wala akong masyadong alam and napatanong rin ako, bakit ba kailangan niya pag-usapan? Total, kapag naman sumampalataya ka, hindi ka na naman pupunta dun. So bakit kailangan nating mag-focus para malaman natin yung tungkol dun sa bagay na yun? And yun nga, as I pray and as I ask for wisdom mula sa Panginoon, ito yung mga nireveal niya sa akin na dahilan kung bakit natin kailangan pag-usapan ang impyerno. So, ang una ay importance of knowing consequences. And yun, it is our tendency na iwasan ang mga bagay lalo na kapag aware tayo sa mga consequences kapag in-entertain natin ang mali. So yun, pagdating sa usapang consequences, so parang yun yung magiging mangyayari kapag ginawa natin ang isang bagay nga. And yun, ulitin ko, tendency natin na iwasan na gawin yung isang bagay kapag aware tayo dun sa consequences na maaari nating pagdaanan kapag ginawa natin yung maling bagay. And yun, isa yun sa mahalagang dahilan kung bakit natin dapat pag-usapan ang impyerno. So for example, sa pagmamaneho, nag-iingat ang mga tao dahil alam nilang malaking pinsala o maaaring kamatayan pa ang abutin nila kapag hindi sila nag-ingat. At yun nga, mahalaga na sa buhay natin dun sa mga actions natin, maging aware tayo sa kung ano yung consequences na maaaring maging resulta. And ikalawa, realize from where God saved you. Yan, yung ikalawa nga, the more we realize kung saan tayo iniligtas ng Panginoon, the more thankful we are and the more na mas gugustuhin nating na ibahagi iyon sa iba. And yun nga, talagang kapag alam natin kung gaano kasama yung hell, doon natin mas malalaman talaga kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos. Dahil iniligtas nga niya tayo doon, kahit deserve talaga natin na mapunta doon. At yun nga, for example, para mas maintindihan natin, kung may nagligtas sa'yo dahil madudulas ka, at yung isa naman ay nagligtas sa'yo dahil mahuhulog ka sa isang mataas na lugar, di ba kung totoosin, mas malaki yung pasasalamat natin dun sa tao na nagligtas sa atin mula dun sa pagkahulog na mataas na lugar? Kasi mas malaki yung pinsala na maaring mairesulta nung kung hindi tayo ililigtas mula dun sa bagay na yon. Kaya in the same way, the more we realize na masama yung impyerno, the more we realize muli kung gaano tayo kamahal ng Panginoon sa pagkakaligtas niya sa atin mula dun sa impyerno. And next is, be aware on the eternity that awaits for others. So yan, kapag kasi alam natin kung anong meron dun, mas magiging aware din tayo kung ano ba talaga yung naghihintay sa mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon. And yun nga, kahit minsan ay hindi naiintindihan ng iba, mas pinipigilan natin ang isang tao kapag alam natin ang mangyayari, ang maaari niyang kahinatnan o pagdaanan. And yun nga, for example, kapag alam mong panis na ang pagkaing balak kainin at delikado na sa kanya, siyempre, pipigilan natin siya na kumain kahit medyo gutom na siya. Siyempre, for example, kapag talaga alam natin na yung kakainin ng isang tao, na lalo na kapag malapit sa atin,
kapag kakainin niya ay alam nating panis, syempre pipigilan natin siya, lalo na kung hindi siya aware. And yun nga, kahit gutom pa siya, talagang pipiliin natin na talagang kumain na lang sa iba or basta mapigilan na kainin niya yun dahil after all, delikado yun sa kanya, gutom man siya o hindi. Kaya yun, syempre mahal natin ang mga taong malalapit sa atin. Kaya kung alam natin na yung gagawin nila ay makakapinsala lang din sa kanila sa dulo, mas mabuti kung talagang pipigilan natin sila na gawin yan. So, ito yung ika-apat and the last. Be aware of the reality. So yan, isang mahalagang paalala lang sa buhay Kristiyano na Christian life or kahit anong uri ng buhay dito sa mundong ito ay hindi siya isang playground. Ang Christian life nga ay puno ng joy, puno ng pag-asa, oo tama yun, pero puno rin siya ng challenges. Dito sa mundong ito, life is not just full of flowers and butterflies, kundi meron ding spiritual battle na ongoing. At kailangan nating tanggapin yung katotohanan na yun. Kailangan natin yung harapin na talagang hindi lang puro pasarap, hindi walang problema ang buhay Kristiyano, kundi talagang may labanan na nagaganap at kailangan nga nating lumaban bilang mananampalataya. And yan. Ngayon, sa pag-uusap natin tungkol sa three inescapable truths about hell, tayo muna ay manalangin at dumulog sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat nga po sa pagkilos niyo sa araw na to. Tanging sa inyo lamang po ako niyaasa, Panginoon. Kayo na po yung bahala sa lahat. And in talking about this, Panginoon, patuloy na ang maghari ay yung banal na spirito. Reveal to us, Panginoon, kung ano po yung nais ninyong sabihin. And talagang kayo, Panginoon, yung pumagitna sa gawain ito. Wala pong puwang ang gawa ng kaaway at ipinawawasa ko yun sa pangalan ninyo, Panginoong Jesucristo. Open our eyes, open our hearts, Panginoon, and our ears para talaga maunawaan namin yung nais ninyong sabihin and use this message, Panginoon, in order to transform us. Give us wisdom, Panginoon. I acknowledge that I will fail if I rely on my own at aasa po ako hindi sa sarili ko, kundi sa inyo, Panginoon. Kaya bless us, O Lord, ako at maging ang mga tagapakinig, Panginoon, ngayong araw na to. Mahayag po yung kalooban nyo. Thank you for everything. At kalooban nyo po, Panginoon, na mangyari dito sa lupa para lang sa langit. This all we pray in the mightiest name of our Lord Jesus. Amen. Yan. So pag-usapan na natin yung three inescapable truths about hell. At ito yung una. Hell is a place of torment. At yan, sinasabi siya sa Lucas chapter 16 verse 23. Yun, sinabi dito, in Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So yun, si Hades, siya yung nasa impyerno. Maybe na-encounter nyo na siya sa mga literary works or yun, maaring mismong sa Bible din. And yun nga, sinasabi dito na yung Hades, I don't know kung tao pala siya or lugar ng impyerno. Pero yun, basta tumutukoy yung sa lugar ng torment ay sa impyerno. And yun, tandaan natin na God is just. Ang Diyos talaga ay tapat. At yun nga, pantay siya eh. At isa pa, alam naman natin kung sino yung mga, may mga tao talaga na nakagawa ng mga masama and lahat tayo may kasalanan kung tutuusin. And yun talaga, all sins of those who did not believe in Him will suffer the consequences. Yan. Maaring alam na ng lahat talaga na yun, lahat tayo nagkasala and deserve natin talaga na mapunta sa impyerno na tinatawag na place of torment. And gusto ko lang i-emphasize sa inyo yung ibig sabihin ng word na torment. It means extreme physical or mental pain. So, ulitin ko yung salita, extreme. Kapag talaga yun yung salitang yun, extreme talaga, ibig sabihin sukdulan. Hindi siya yung basta simple lang, hindi siya yung basta, yun. Hindi siya yung basta mahinang sakit or anuman, kundi talagang extreme sukdulan, napakasakit, talagang to the best
to the highest level yung sakit. And talagang parusa yung meron dun. Kaya, kung mapapansin natin, talagang sinasabi dito na hell is also death itself. Yun yung tinutukoy na second death ang mapunta sa impyerno, o sabihin natin na yun nga, lawa ng apoy. At yan, tandaan natin na ang impyerno, hindi siya biro, hindi siya basta isang salita lang, hindi siya basta isang simpleng lugar lang. Lugar siya para sa pagdudusa, lugar siya para sa pagpaparusa. And talagang ibang uri ng pagpaparusa yung meron dun eh. Hindi lang siya yung parusa na meron dito sa mundong ito, kundi talagang sukdulan pa. And hindi ko talaga siya ma-explain ng sobra, kasi yun, hanggang words lang din talaga yung na-encounter natin. And yun, all that's present is only suffering. Siguro tandaan niyo na talaga yung mga analogy na ano, yung naranasan mo na bang mapaso. Di ba sa isang dikit mo lang, sa isang kumukulong tubig, napakasakit na kaagad at gusto mo kaagad alisin yung kamay mo. Ngunit talagang dito, maliligo ka, hindi sa tubig, kundi sa apoy. Kaya talagang isipin mo kung gaano yung kasakit, isipin mo kung gaano ka sama yung parusa na yun. And ikalawa pa, hell shows all kinds of pain beyond what you can imagine. Talagang makakaranas ka doon ng ano eh, physical, mental, emotional, spiritual na uri ng sakit. Yun talagang mararanasan mo talaga yung hopelessness, yung talagang yun. Talagang yung emotions, everything talaga is negative doon sa lugar na yun. Kaya nga tinawag talaga na parusa. There is nothing reward, walang kahit na anong gantimpala, walang kahit na anong positive na bagay doon, kundi place of torment siya, lugar para sa pagpaparusa. And gusto ko lang na isipin nyo, kasi itong message na to, more on magfo-focus tayo talaga sa imagination natin eh. And yun nga, isipin natin kung ano yung greatest pain na na-encounter natin sa buhay natin. Whether it be physical, emotional, or spiritual man. And yun nga, isipin mo kung gaano kahirap yung buhay dito sa mundo. Kasi yun nga, kung mapapansin natin, maraming taong pagod, maraming taong nahihirapan, maraming taong nakakaranas din ng injustice, maraming tao talaga yung, yun, sabihin natin na depressed, and talagang struggling in different ways. And muli nga, tayo talaga, dito naman talaga sa mundong ito, marami pa rin talagang problema. And kung nasa isip mo na malupit na ang mundo, isipin mo, paano pa kaya sa impyerno? Kung nasa isip mo na napakasama na ng pinagdadaanan mo dito sa mundong ito, sabihin natin na may mga tao na masama ang turing sa'yo, na pinaparusahan ka, paano pa kaya sa impyerno? So, kahit kasi ano yung greatest pain natin dito sa mundong ito, talagang hindi siya kayang ikumpara dun sa parusa sa impyerno. And mas emphasize natin yung mga uri ng sakit na physical, mental, or emotional. So yun nga, think of all kinds of pain na nararanasan mo sa buhay mo. And dito sa physical, yung mga sugat, sakit, or karamdaman. Ako personally, ang pinaka masakit kong naramdaman physically ay yung nagkasugat ako. And yun nga, may peklat pa ako sa siko tsaka sa tiyan. At isa pa nga ay nahulog din ako sa hagdan, nagka-typhoid din ako. And yun, talagang ayaw kong mangyari ulit yun kasi talagang sobrang sakit, iyak ng iyak, lalo na't nung bata pa ako. And ikalawa, mental. Maaring or talagang majority dito sa atin ay nakakaranas ng sakit ng ulo, stress, or pagod ang utak, pagod yung isip. Lalo na sa mga nagwo-work sa office or probably sa school or sa kung ano man po yung ginagalawan natin na ginagamitan talaga natin ng isip. Talagang may mga times na nakakapagod, may mga times na sumasakit talaga yung ulo natin and hindi gumagana ng maayos yung isip natin. And ikalawa, emotional. Ano yung masakit na naranasan mo emotionally?
So sabihin natin na nagkaroon ka ng heartbreak, nakaranas ka ba ng rejection, tinanggi ka ba ng iba, dinisown ka ba ng iba, or hindi ka ba pinaniwalaan ng iba. At yun nga, talagang dito sa mundong ito, marami na tayong sakit na nararanasan. Pero uulitin ko nga, yung hell, sukdulan siya. At isa pa, tandaan natin nung last month kung gaano kaganda yung heaven. Talaga kasi yung heaven, kung iisipin natin, perfect siya eh. Walang mali dun sa heaven, walang kasalanan, walang dilim, walang pagod, walang pagdurusa, walang lungkot. And yun. Tapos, kung naisip natin kung gaano kaganda yung heaven, isipin natin yung kabaligtaran. So, sabihin natin na ang heaven, wala siyang lungkot. So, ang kabaligtaran niya, puno ng lungkot. At talagang puno rin ng pagdurusa pagdating sa impyerno. And talagang dun nga, kung maiisip mo kung gaano ka ganda yung heaven, dun mo maiisip kung gaano rin kasama yung hell. And yun, tandaan natin kung gaano to kasama, dahil ulitin ko nga dun sa isang dahilan kung bakit natin dapat pag-usapan ng hell. Dito natin marirealize kung gaano tayo kamahal ng Panginoon yung sa pagliligtas niya sa atin mula sa destiny na deserve din naman talaga natin. And yan. Ikalawa naman po na inescapable truth about hell. Second is, it lasts forever. Ayan. May forever. And may forever din sa impyerno. And yan, basahin natin Revelation chapter 14, verse 11. And the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of its name. So yun, yung sinasabi doon na who worship the beast and its image, and for anyone who receives the mark of its name, sila yung mga hindi sumampalataya. And tandaan natin to, forever. Hindi siya, forever kasi minsan minamaliit pa natin eh. Ang dali nating sabihin yung salitang forever. Pero kapag pinag-usapan talaga natin forever, pinag-usapan natin is endless. Walang katapusan. Hindi lang niya tinutukoy yung 100 years. Hindi lang siya tumutukoy sa 1,000 years. Kundi endless. Infinite. Walang hangganan. Yan. At yun nga, kung pagsasamahin natin, torment forever, talagang ang sakit-sakit na nun. Paparusahan ka hanggang dulo. Paparusahan ka ng walang hanggan. And yun, ulitin ko, isipin mo yung lahat ng mga stress na pinagdaanan mo sa buong buhay mo. Sa school man, sa work, sa business, or sa kung ano man yung pinagkakaabalahan natin. Pagsamasamahin natin lahat ng yon, or sabihin natin na pagsamasamahin din natin hindi lang yung mental na nasakit na naramdaman natin, kundi maging lahat ng physical, emotional. Kapag pinag-combine-combine natin lahat ng yon, lahat ng sakit na pinagdaraanan natin dito sa mundo, mas mabuti pa rin yon kumpara sa isang araw sa impyerno. And kasi talagang ang impyerno, worst day of your life talaga yon. And isipin mo, kung napakasama na ng isang araw sa impyerno, sabihin natin na 30 minutes ka na niluluto. Ah, di ba napakasakit na nun? Ngunit sinasabi dito na hindi lang siya 30 minutes, hindi lang siya ilang oras, kundi forever at walang hanggan. And yun, think of the greatest pain you felt and imagine feeling it forever. Yan. Pag-usapan ulit natin physical, emotional, tsaka mental na uri ng sakit. Kasi dito natin mas maiintindihan yung sakit eh. So, physical. Imagine having a deadly sickness na hindi gumagaling. So, sa akin nga yung typhoid kasi talaga, ako hilong-hilo na ako. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. And talagang, hindi na ako over sa paligid ko. And kung tutuusin, kahit 30 minutes na ganun lang ka, na yung sakit. Ayoko na talaga mangyari yon. And isipin mo, talagang lagi kang may lagnat.
as in forever mula ngayon, tapos hindi natatapos. So, ikalawa, emotional. Imagine yourself na umiiyak dahil sa emotional pain, tapos hindi natatapos. So, parang, ano yung isang bagay na, ano, pinakamasakit sa'yo na naranasan mo emotionally? Isipin mo, paano kaya yung buhay kung ulit-ulit mo yung mararanasan every day, every moment, every minute, every second, and talagang forever na hindi natatapos? Di ba ang sama kapag parang iiyak ka na lang buong buhay, iiyak ka na lang hanggang sa dulo ng walang hanggan, masasaktan ka na lang hanggang sa wakas. At yun nga, hanggang sa forever. And sa mental naman, di ba tayo lahat naman na-stress na tayo tuwing nagkakaram sa school, tuwing stress din sa, yun nga, sa mga pinapagawa ng boss, ng mga empleyado, or tuwing maliit ang kita, or talagang maraming iniisip. So, isipin mo, maging stress ka forever, wala kang pahinga. Ah, napakasama rin nun, di ba? At yun nga, talagang kapag pinagsama-sama yun, talagang beyond our imagination talaga, yung parusa na naiisip natin pagdating sa impyerno. And yun nga, forever, hindi siya natatapos. And isa pa, wala nga siyang pahinga. Hindi siya yung, ano, hindi siya yung kapag napagod ka ay ititigil na muna tapos mamaya nang ipapagpatuloy. Kundi sinabi dito, walang pahinga na talagang torment will rise forever and ever. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image. And yun. Sa pag-uusap natin tungkol sa forever, pag-usapan naman natin yung salitang never. Kasi, ibig sabihin, kapag forever kang pinaparusahan, ibig sabihin, never ka na rin makakaranas ng anything na positive. And yun, isipin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Isipin natin yung bucket list natin, and yun nga, yung mga pangarap natin. And i-imagine natin na wala nang mangyayari na kahit na anong positive na yun. And napakahirap isipin na maging hopeless din talaga. Yan. Ulitin ko talaga, kaakibat ng forever ay ang never. At yan, isipin mo yung mga pangarap mo sa buhay, tapos biglang sa pag-aano ng hell talaga, lahat ng yon, lahat ng gusto mo maranasan ay hindi mo na mararanasan. And yun nga, dahil sa impyerno. And talaga napaka-hopeless. Kaya kung iisipin mo pati yung pinakamasamang araw mo out of all the days na nabuhay ka sa mundo, kung may experience mo siya araw-araw, kung may experience mo siya forever, napakasakit nun. And talagang malaking parusa yun para sa atin. Talagang di ko tanda kung ano yung worst day ko eh. Pero basta, maybe kung kayo natatandaan nyo yung worst day of your life nyo. Tapos, kung mabubuhay kayo ng ganong uri ng araw, everyday talaga, walang kahit sino nagugustuhin na maranasan natin yan. And yan. Kaya yun, as we talk about forever, wag natin siyang isipin na biro lang. Wag natin siyang masyadong pagkulangan ng atensyon, kundi talaga maging seryoso tayo. Kasi ang pinag-uusapan dito ay eternity. Pinag-uusapan dito ay destiny na forever. At yun nga, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, kung napakahirap na ng 2 years dito sa mundo, or sabihin natin na 50 years na nabubuhay sa mundo, paano pa sa hell na parusa lang forever? And yun, ito yung ikatlo. Another inescapable truth about hell is there is no escape. Sinasabi dito sa Matthew chapter 25 verse 46, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So yun, ang pinag-uusapan dito ay yung eternal punishment, yung then they will go away. At yun,
yung health talaga, wala siyang ano, wala siyang escape para sa ating mga tao. Wala tayong kayang gawin para malampasan 'yon. And ulitin ko, hell will not consider the feelings of those who are there. Hindi ito tulad nung kapag nagkasakit or kapag nasasaktan ka na or kapag umiiyak ka na ay pwede kang umabsent or mag-day off or pwede kang magpahinga. No, hindi ka i-consider. Hindi i-consider sa hell yung kahit na anong feelings ng mga pinaparusahan dun. And yun, walang takas dito. At ito nga yung lugar na ang makikita mo lang ay negative. And isa pa, tandaan natin dito na no work or walang effort ng tao ang sapat para makalampas or makatakas dun sa impyerno. So yun nga, isipin natin yung mga taong nakapaligid sa atin. So yun, kung tatanungin natin sila personally na ano, ikaw, sa tingin mo, kapag namatay ka, saan ka makakapunta? Sa langit o sa impyerno? And yun, based on sa mga nakausap ko, sa yun, sa mga buhay, sa pag-share ng gospel din, kasama kasi yun sa tinatanong, and most of them talaga, ang sinasagot ay either nasa isip nila, impyerno, and yung iba, hindi sigurado, and yung iba naman, heaven ang sagot. Pero kapag tinanong mo kung bakit, ang sasabihin nila ay dahil marami silang ginawang mabuti. And yan, maraming tao yung hindi pa nakaka-realize na walang escape sa impyerno pagdating sa effort ng mga tao. And yun, many people around think na kaya nilang matakasan ang impyerno by themselves. And yan, muli nga, let us face the reality. And yun yung reality tungkol sa impyerno. At muli nga, maraming tao ang hindi aware. At isa pa, wala tayong kayang gawin. Hindi natin kayang takasan, and kung ganun, we need help from outside. And we need help from the one who is beyond all of us. And yung beyond na yun, ang tinutukoy natin dun, ay ang Panginoon. So, ngayon, maipapapanood ako sa inyo na video. And mag-reflect din kayo personally dito sa video na to. Yan.
Yan, and muli po, yung video na yung gusto ko lang i-introduce. Ang title ng video ay Liberte. And ibig sabihin nga nung Liberte ay freedom or kalayaan. And muli ulit siya dun sa Jesus Film Project kung saan ko kinuha yung flow na pinapanood ko rin nung last time na nag-speak ako. And yun nga, I recommend din yung panonood nyo sa Jesus Film Project. May application siya and may website siya. And muli, pag-usapan natin yung video na yun. Yung tao kung makikita natin, makikita natin yung sarili natin dun sa bida, dun sa video na yun. Bilang mga tao na makasalanan, nung una talaga, tayo ay para lang nasa isang kwarto na sarado lahat, walang kahit na anong pinto. And yun nga, talagang sarado, makikita lang natin ay kisame at wala tayong makikita na kahit na anong lugar palabas. And yun, na parang preso lang na naghihintay lang ng kamatayan, naghihintay lang ng maparusahan dahil nga sa kasalanan. Pero doon, merong tumulong mula sa labas. Merong nagpasok nung liberte na salita. And yun, ulitin ko nga, kailangan na, hindi natin yun, walang escape sa hell pagdating sa human efforts. Ang kailangan natin ay ang help mula sa taas. And yun nga, mula sa Panginoon. At tandaan natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. And kung mapapansin natin din dun sa ginawa ng bida, hindi siya basta lumabas lang tapos na yung kwento. Kundi yung shiner sa kanya na liberte, na-realize niya na marami pang tao yung nakakulong, maraming tao pa yung talagang parang nakapreso lang na naghihintay rin ng kanilang mga parusa para sa kanila. At ang kailangan ay ibahagi sa kanila yon nang sa gayon ay makalabas sila dun sa pagkakakulong sa kanila. And yun, maging seryoso tayo dun sa bagay na yun. We can see na kailangan talaga natin na ibahagi ang salita ng Diyos, for there are people na hindi aware kung ano yung patutunguhan nila. And gusto ko lang i-share po ito sa inyo, yung Mateo chapter 5 verse 29. Yan. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpatisod sa iyo, ay dukutin mo at itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Yan, di ba napakasakit naman talaga kung dudukutin mo yung mata? At yun, talagang possibly mamatay ka pa. Pero sinasabi dito sa salita ng Diyos, talagang mas mabuti pang ganun na lang yung mangyari sa'yo kesa mapunta ka pa sa impyerno ng buo ang katawan. So hindi naman dito sinasabi na literal na kapag nagkasala ka sa iyong mata or kapag sabihin natin na may judgment or sabihin natin na last. Hindi tinutukoy dito na literal na dukutin mo yung mata mo, kundi pinaparealize dito kung gaano kasama yung mapunta sa impyerno, na talagang kahit gaano ka pakagalit sa isang tao, once you realize kung gaano ka cruel ang impyerno, hindi mo talaga gugustuhin na mapunta siya doon. And yun, kung kahit yung mga taong possibly nakagalitan natin noon, kahit talaga galit tayo sa kanya, hindi natin gugustuhin na mapunta sila at maparusahan sa impyerno, ay paano pa dun sa mga tao na malalapit sa atin? So, how would we feel about them kung alam natin yung patutunguhan nila? And yun, sinasabi rin sa salita ng Diyos na accountable tayo sa kanila. And yun nga, iniatas sa atin ng Panginoon na yung spiritual responsibility na talagang ibahagi yung kanyang salita at mamulat sila sa salita ng Diyos. At yan, para mas ma-emphasize natin itong bagay na to, it is much better to suffer in this world than in hell. It is much better to suffer now temporarily than for eternity. And it is much better nakagalitan o layuan ka ng kaibigan mo sa pagbibigay mo ng babala kaysa manatili siyang unaware
na sa naghihintay sa kanya sa walang hanggan. So yun, mas mabuti na talaga nakagalitan tayo ng isang tao dahil binigyan natin sila ng babala sa halip na mabuhay lang sila without knowing kung ano talaga yung mangyayari sa kanila sa hinaharap. Dahil kung talagang aalalahanin natin kung gaano kalupit ang impyerno, talagang magkakaroon tayo ng sense of urgency out of concern na ibahagi sa kanila yung mensaheng yun. Kasi ayaw natin na pagdaanan nila yung ganun kasama na parusa. And yun, ulitin ko po, let us be serious about eternity. Dito sa mundong ito, merong ongoing na spiritual war. And dun sa spiritual war na yun, seryoso ang kalaban. Hindi sila patulog-tulog, hindi sila puro celebration lang, kundi naghahanap sila ng aatakihin talaga. And they are active. They will do everything to hinder us from living in accordance to the will of God. Yan. Gagawin nilang lahat para mapigilan tayo na mamuhay nang ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngayon nga na tayo ay mananampalatayan. And gusto ko lang i-end itong mensahe na to sa isang quote na talagang tumatak sa isip ko nung nabasa ko siya. Yung author ng book ay si John Mason. Ang sinasabi dito, "The devil's number one hope is not an active sinner, but an inactive Christian." Kasi kung iisipin nga naman natin, kapag ang isang tao ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, maliit man o malaki yung kasalanan natin sa paningin nila, ang patutunguhan pa rin nila ay impyerno. Kaya ang pinaka-inaatake ng kalaban ay ang mismong Kristiyano. Dahil gagawin na lang ang lahat para mapigilan tayo na ibahagi yung mabuting balita sa kanila para pigilan na mamulat sila sa katotohanan, na mamulat sila dun sa four inescapable truths about hell. Kaya yon, muli nga, maging seryoso tayo sa eternity nila. At yun nga, kung mahal naman talaga natin ng isang tao, we will care about what will happen to them in the future. And yun nga, tandaan natin yung mensahe ng Panginoon, yung pag-asa na kinakailangan nila, yung pagkamatay ni Jesus sa krus para iligtas tayo. And yun, hindi lang namatay si Jesus para sa atin, kundi para sa iba rin. And muli nga, iniata sa atin ng Panginoon na ibahagi yun sa iba. At uulitin ko, sana nga sa buhay natin, sana hindi tayo yung number one hope ng devil na inactive Christian. Sana tayo yung Christian na lumalaban at yung Christian na kinatatakutan ng kalaban at umaasa ay sa Panginoon lang. Kaya yun, muli po, tandaan natin yung three inescapable truths about hell and maging seryoso tayo sa realidad ng buhay. Hindi siya puro pasarap, hindi siya puro butterflies, kundi may laban, may giyera na spiritual at kailangan nating lumaban. Kailangan nating maging active. Hindi tama na patulog-tulog lang tayo or paligaw-ligaw. Muli nga, maging seryoso tayo sa spiritual life natin at malaki yung epekto nito sa atin, maging sa mga taong nakapaligid sa atin. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, muli po maraming salamat po sa mensahe mo. Maraming salamat po sa salita niyo, Panginoon, for revealing to us na meron talagang laban na nangyayari ngayon and we must be serious about it. Thank you for revealing to us yung importance kung bakit namin dapat malaman yung tungkol sa impyerno and kung ano yung mga katotohanan na meron tungkol dun na naaayon din sa iyong salita. Sa inyo po kami tanging umaasa. Yung banal na spirito yung kumilos sa buhay namin. And bagamat ganun nga po, Panginoon, yung kaseryoso, yung spiritual na laban, may we continually find joy, Panginoon, sa pagsunod sa inyo.
May we be driven, Panginoon, ay out of love, hindi out of fear. At sa inyo kami tanging aasa po, Panginoon. Talagang maging aware kami sa mga tao na nakapaligid sa amin regarding sa kung ano yung nasa isip nila about sa impyerno, and also, Panginoon, sa kung ano yung maaaring naghihintay sa kanila sa hinaharap na walang hanggan. Kaya muli po, tanging sa inyo po kami aasa. Patuloy kaming lumaban, Panginoon. Give us the desire to fight. Give us and enable us, Panginoon, na talagang lumaban with wisdom, Panginoon, at tanging umaasa isa inyo lamang. Muli po ang banal na spirito ang kumilos sa buhay namin. May we be a good testimony, maging ilaw at asin kami, Panginoon, dito sa mundong ito dahil yun yung design mo sa amin bilang mga sumasampalataya sa inyo. Tanging sa inyo kami aasa at mangyari po yung kalooban niyo dito sa lupa para lang sa langit. Muli po, harapin namin ang katotohanan at lumaban, Panginoon. Kayo na po yung bahala sa lahat. And thank you for everything. This all we pray in the mightiest name of our Lord Jesus. Amen. Kaya muli, maraming salamat po sa lahat and Happy Lord's Day. Thank you po and God bless.